Magandang araw, kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kung hindi lang dahil sa pamimilit ni Annie, hindi pupunta si Melinda sa party ni Michelle. Isa si Michelle sa mga kaklase nila. Hindi naman sila talaga magkaibigan. Ilag kasi ito sa kanya. Actually, marami sa mga kaklase ni Melinda ang ilag sa kanya. Noong una, nagtataka pa siya kung bakit tila ayaw makipaglapit ng mga kaklase niya sa kanya. Nang minsang nasa CR siya, ay nakita niya si Namay at Nerissa, mga kaklase niya. Doon niya nalaman ang sagot. "May, look who's here." Maarating sabi ni Nerissa. Pasimpleng luminga si Melinda. Wala namang ibang naroroon, kaya alam niyang siya ang tinutukoy ni Nerissa. "Well, well, well. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon." Lumapit sa kanya si May. Hindi niya ito pinansin. "Kasama pala natin si Miss Mapagkunwari." Sabi ni May, "Kung nagkataong magpapatol si Melinda, siguradong kanina niya pa ito nasabuyan ng tubig sa muka." Siguradong maiinis si Mai kapag ginawa niya iyon dahil tiyak na masisira ang makapal na makeup nito. Napangiti siya nang maisip ang posibleng maging reaksyon nito. "May nakakatawa ba sa sinabi ko? Baka naman pinagtatawanan ka niya dahil sa ginawa sa iyo ni Carlos." Singit ni Nerissa. "Totoo ba yun?" tanong ni Mai. Tiningnan ni Melinda si Mai. Maganda naman ito. Hindi niya nga lang maintindihan kung bakit kailangan pa nitong mag-makeup ng makapal. Hindi niya pa nakikitang walang kolorete sa mukha, maging ang kasama nitong si Nerissa. Matalino ang dalawa sa usaping panggandahan, pero ito ang mga tipo ng babae masarap lang tingnan. Kapag nagsalita na, ibang usapan na. "Is there any problem?" Kalmadong tanong ni Melinda. Tumaas ang isang kilay ni Mai. "You're asking what my problem is? Well, my problem is you." Dinuro siya nito. "Dahil inagaw mo sa akin si Carlos." Maluha-luhang sabi nito. Gustong matawa ni Melinda si itsura nito. Tila itong batang inagawa ng mamahaling laruan. Kilala niya ang Carlos sa tinutukoy nito. Team captain ng basketball team. Matagal nang nagpapalipad hangin sa kanya ang binata, ngunit hindi niya pinapansin dahil alam niyang girlfriend na nga ito ni Mai. Bukod pa sa wala naman siyang gusto sa lalaki. "Bakit nakangiti ka pa dyan? Hindi kasi pantay ang blush on mo." Nataranta ito. "What?" Dali-daling kinuha nito ang makeup kit sa bag. Napangiti siya. Sa halip na magalit ay natuwa pa siya sa kaartihan nito. "No wonder, maraming ayaw makipagkaibigan sa'yo. Mangaagaw ka kasi ng boyfriend." Saad nito sa pagitan ng pagpapahid ng blush on sa mukha. Hindi na bago kay Melinda ang ganoong balita na nakipag-break sa ganito kay ganyan dahil sa kanya. Hindi naman niya kasalanan kung magkagusto sa kanya ang mga boyfriend ng mga klase niya. Sa halip na maging proud, ay nahihiya pa siya tuwing may ganoong eksena. Siya kasi ang napapasama. Sa kalaunan ay nasanay na lang siya. Hindi niya na lang iniinda tuwing paparinggan siya ng mga klase niya. Ang mahalaga ay wala naman siyang ginagawang masama. "Hi." Ang pagbati ng kaklasing si Robin ang nagpabalik kay Melinda sa kasalukuyan. Sa halip na yayain siya ng lalaking sumayaw ay umupo ito sa tabi niya. Lihim siyang nagpasalamat dahil wala siya sa mood na makipagsayaw. Ilang lalaki na ang nagyayaya sa kanya pero wala siyang pinaunlakan ni isa man. "Bored ka na ba? Ikaw lang yata ang nasa party na nagmumukmuk lang sa mesa." Nakatingin ito sa mga parehang nagsasayaw sa gitna ng dance floor. "Pagod lang siguro ako." Pagsisinungaling ni Melinda. Ang totoo, gusto na niyang matapos ang party para makauwi na siya. Hindi niya lang mapilit si Annie dahil mukhang nag-e-enjoy pa ito. May kasayaw itong lalaki sa dance floor. "Ako naman bored na. Hindi ko talaga gusto mga ganitong party. Masyadong formal. Nangangati na nga ako sa suot ko eh." Tiningnan niya si Robin. Nakasuot ito ng black slacks na tinornuhan ng blue long sleeves na pinatungan ng itim ding Amerikana. Maging ang sapatos ito ay nangingintab din. Mahihiya ang mga langaw na dumapo roon. Kahit ang mahaba nitong buhok ay may ayos na nakapusod.
angkop lang dahil kasali ito sa 18 roses. Bagay naman pala sa lalaki. Lumitaw tuloy ang gandang lalaki nito. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya si Robin sa ganoong kasuotan. Iba kasi ang get-up nito sa eskwela. Black pants na may punit sa tuhod, black t-shirt at white rubber shoes na naging itim na dahil sa dumi. Marahil, ganun talaga ang forma ng mga artist na tulad nito. Alangan namang pantalong may punit ang isuot mo, eh kasali ka sa kotilyon. Natatawang sabi niya, natawa rin ito. Yun nga ba dapat na isusuot ko? Kaya lang, hindi pumayag si Michelle. Alam mo namang fashionista yan, baka isumpa ako ng buong pamilya ko. Bakit naman? Typical na mayayaman, ayaw nang nakikita sa publiko na hindi presentable. I know the feeling. Sang-ayon ni Melinda. Sinabi mo pa. Nung una, tutol na tutol sila sa kurso ko. E sa talagang mahilig akong magpinta, anong magagawa nila? Lalo pa silang nagalit dahil sa pagsali ko sa mga rally. Isa kasing aktivista si Robin. Kung hindi ko lang pinansin si Michelle, siguradong hindi ako isasali niyan sa kotilyon. Kumuha ito ng maiinom nang may dumaang waiter. Iniabot nito sa kanya ang isa. Kinuha niya iyon. Wala namang masama kung uminom siya dahil may kasama naman silang driver ni Annie na maghahatid sa kanila pa uwi. Besides, red wine naman iyon at hindi nakakalasing. Huwag lang masobrahan. In fairness, ang sarap nitong wine. I agree. Sinadya pa yan ni Tita Linda sa Italy para sa dibo ni Michelle. Inisang lagok ni Robin ang laman ng kopita. Nakakatawa no? Kung hindi pa dahil sa birthday ni Michelle, hindi pa tayo magkakausap. Sino naman kasing gaganahang makipag-usap sa'yo? Eh parang may sarili kang mundo. Ganun ba talaga ang mga artist? Matagal nang gustong itanong ni Melinda ang bagay na iyon. Hindi kasi niya maintindihan kung bakit malayo ito sa marami. Madalas ay nasa isang sulok lang ito at walang kasama. Tumango si Robin. Kapag may libre akong oras, mas gusto ko pang mag-isip ng maaari kong ipinta. Kaya kapag nakita mo akong nag-iisa, hindi ako nagmumukmok. Nag-iisip lang ako. Paliwanag nito. Marami lang kasi ang nag-iisip na weird ka. Tumingin ito sa kanya. Ganon ka rin ba? Umiling si Melinda. Ang mga kabataan ngayon, wala nang ibang inatupag kundi ang pagpapaganda at pagpapapogi. Hindi nila naiisip na marami pang mas importanteng dapat gawin kaysa sa mga ginagawa nila. Kapag may nakita silang naiiba sa kanila, weird na agad ang tingin nila. Akala mo kung sinong matanda kung magsalita si Robin? Hindi naman ito mukhang bitter. Talagang nagsasabi lang ng opinyon. Pero mukhang iba ka naman sa kanila. Mukha kang maarte. Pero hindi ka naman talaga maarte. Kaya nga siguro marami ang naiinggit sa'yo. Kasi mas maganda kang di hamak sa kanila. Nagulat si Melinda sa sinabi nito. Paano mo nasabi? Kunot noong tanong niya. Na maganda ka? Nakangiting tanong nito. Na maraming naiinggit sa'kin. Narinig ko lang. Kanino? Sa mga klase natin babae. Pinag-uusapan kinala. Nilalait kanila. Iyon ang tamang term. Tumawa ito. Mga babaeng iyon, ayaw nang nalalamangan. Eh kahit sa ang anggulo naman tingnan, wala silang panama sa'yo. Gusto niyang isipin na binobola lang siya ni Robin. Pero mukha namang hindi ito bulerong tao. Talagang sinasabi lang kung ano ang nasa isip niya. Wala itong pakialam kung ano man ang isipin ng ibang tao. Kung ibang lalaki ka lang, iisipin kong pick-up line mo yan. Ngumiti ito. Pwede. Sino ba naman kasing hindi magkakagusto sa'yo? Pero masyado akong maraming iniisip para isingit pa ang babae sa utak ko. Mukhang maraming babae ang uuwing luhaan ngayong gabi. Kanina niya pa kasi napapansin ang mga babaeng panay ang pa-cute kay Robin. Hindi naman siya manhid para hindi mapansing may gustong mga ito sa lalaki. Mukhang nauunawaan ito ang ibig niyang sabihin. Kaya nga ako lumapit sa'yo para makaiwas sa mga babaeng iyon. Napasarap ang kwentuhan nila. Hindi inakala ni Melinda na masarap palang kausap ang binata. Hindi naman pala ito weirdo gaya ng sinasabi ng ilan. May sense ang mga sinasabi nito. Hindi kagaya ng iba na puro yabang lang. At higit sa lahat, hindi ito lumapit sa kanya para pormahan siya. Nasa ganoon silang mood nang makita niya si Arlan na nakaupo sa may di kalayuan. Nakatingin ito sa kanya. Tila galit.
Napaismid siya. Sa tingin niya, ay talagang sumunod doon si Arlan dahil alam nitong magkasama sila ni Annie. Hinanap ng mga mata niya si Annie. Naroon pa rin ito sa may dance floor at may kasayaw. Tiyempo namang napatingin ito sa gawin niya. Kinawalian niya ito upang iparating na naroon ang kuya nito. Ngunit gumanti lang ng kaway si Annie at muling itinuon ang attention sa pagsasayaw. Robin, pwede bang humingi ng pabor? Sabi ni Melinda sa kasama. Anything, huwag mo lang akong pasasayawin ha. May gusto lang akong inisin. Okay, maganda nga yun para may thrill naman ang party na ito. Natuwa siya. Halika, doon tayo sa bar. Kukuha lang ako ng maiinom. Doon kasi nakaupo si Arlan at gusto niya itong asarin. Okay. Pero bago pa man makatayo ay pinigil na ni Melinda si Robin. Pwede mo ba akong akbayan habang papunta doon? Nagtatakang napatingin sa kanya ang binata. Please? Inalalayan siya nitong tumayo saka umakbay sa kanya. Parang ayaw pa nga nitong ilapat ang braso sa balikat niya. Siya naman ay iniyakap ang braso sa baywang ng binata. Hawak pa rin nila ang kanya-kanyang baso ng wine habang naglalakad. Sino bang kaaway mo at gusto mong ganitong ayos natin? Bulong nito sa tainga niya. Tumawa si Melinda kahit wala namang nakakatawa. Nakikita mo yung lalaking nasa bar? Yung nakasuot ng yellow na polo? Yan ang kaaway ko. Pero huwag kang magpapahalata na siyang pinag-uusapan natin. Pabulong na sagot niya. Pasimple nitong tiningnan ang tinutukoy niya. Ah, baka naman hindi mo gustong inisin. Ang gusto mo ay pagselosin. Nanunuksong sabi nito. Pabulong pa rin. Hindi no, basta sumunod ka na lang. Hindi inaalis ni Melinda ang matamis na ngiti sa mga labi. Oh, hi Arlan. Hindi ko alam na invited ka rin pala. Sabi niya sa lalaki nang makalapit na sila. Gusto ko lang masigurong safe ang kapatid ko. Binigyang diin pa ni Arlan ang salitang safe na para bang mapapahamak si Annie kapag siya ang kasama. Oh, by the way, this is Robin. Robin, si Arlan, kuya ni Annie. Pakilala niya sa dalawang lalaki. Nagkamay ang mga ito. Maganda siguro kung mag-cheers tayo. Itinaas ni Melinda ang hawak na baso. Para sa mas wild at naughty na gabi. Aniya na sinundan pa iyon ng malanding pagtawa. Napansin niyang nakatitig lang sa kanya si Arlan. Kinagat niya ang ibabang labi. Mukhang wala kang kasama ah. Gusto mong sumali sa amin? Tanong niya kay Arlan. Kumindat pa siya dito. Game! Sagot nito. Si Melinda naman ang natigilan. Akala niya ay tatanggi si Arlan dahil alam nga niya na inis nga ito sa kanya. Tuwing pumupunta kasi siya sa bahay ng pamilya nito, ay lagi nitong ipinapamukha sa kanya na masamang babae siya, na ginagantihan naman niya ng pang-iinis pa. Tulad na lang nang minsang nasa kusina siya at kukuhan juice. Bigla na lang sumulpot si Arlan sa likuran niya na para lang itanong kung nakailang boyfriend ang isang playgirl na tulad niya. I lost count na eh, ang isinagot noon ni Melinda. Hanggang sa insultuhin na siya ni Arlan. Sa halip na mainis, ay lalo pa siyang na-challenge na asarin ng binata. Guys, excuse lang. Paalam ni Robin sa kanila. May kausap na ito sa cellphone. Aalis na rin sana si Melinda, pero mabilis siyang napigilan ni Arlan. Scared? Tanong nito. You wish. Mataray na sagot niya. Eh, bakit parang tatakasan mo na ako? Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Ganyan ka ba talaga? Kahit sinong lalaki na lang ang pinapatulan mo? Puno ng disgusto ang tinig nito. Para ka mauubusan ng lalaki. Anong magagawa ko? Eh, sa talagang lapitin ako ng mga kalahi mo. Banat niya. Maganda ka naman talaga. Kahit nga ako, muntik nang mahumaling sa'yo. Pero sayang ka. Umiling ito. Tila siya bayarang babae kung tingnan ito. Matagal bago nakapagsalita si Melinda. Buong akala niya ay sanay na siya sa masasakit na mga salitang binibitawan ni Arlan patungkol sa kanya. Hindi pa pala. Nanliit siya. Kung pwede niya lang isampal sa mukha nito ang virginity niya ay ginawa na niya. Pero nagkasubuan na. Kahit naman ipagtapat niya pa ang totoo ay hindi ito maniniwala sa kanya. Paano naman ako masasayang? Eh ang dami nga nilang nakikinapang. Ito naman ang natigilan. Gusto niyang magtatalon sa tuwa. So, pwede rin pala ako.
Mukhang ako na lang kasing hindi nakikinabang sa'yo. Sorry, pero mahaba ang pila. Tiningnan niya ito sa mukha, pababa, hanggang sa tumigil sa pag-ita ng mga hita nito. And besides, hindi ikaw ang tipo ko. Try me. Siguradong kakainin mo yung mga sinabi mo. Hamon ito. Tingin pa lang, alam ko na ang tipo ko. Namataan niyang palapit na sa kanila si Annie. Best, CR muna ako. Agad na paalam ni Melinda sa papalapit na kaibigan. Agad niyang iniwan ang magkapatid at nagtungo sa comfort room. Nagretouch siya ng makeup. Pinagpawisan siya sa word war ni Ireland. Paglabas niya ay ganoon na lang ang gulat niya nang makitang naghihintay sa kanya si Arlan. Hindi pa pala tapos ang word war nila. Hinila siya nito sa sulok kung saan hindi sila makikita. Kung hindi mo kayang magpakatino, pues huwag mo nang idamay pa ang kapatid ko. Singhal ni Arlan sa kanya. Bakit? Ano bang ginawa ko kay Annie? Tingnan mo nga at natuto ng makipaglandian si Annie dahil sa kagagawan mo. Wow! Landian agad? Hindi ba pwedeng nagsasayaw lang yung kapatid mo? Ang hirap sa'yo, ang OA mo masyado, para kang hindi dumaan sa ganyan. Lalaki ako at walang mawawala sa akin. Ayan ang hirap sa inyo mga lalaki. Kapag kayo, okay lang. Kapag kami mga babae, bawal. Aba, unfair naman yata yun. Nasaan ang equality? Hindi ko alam kung paano mo nabilog ang ulo ni Annie, pati na si tatay at inay ko. Pero ako, hindi mo maloloko. Tapos ka na ba salita niya mo? Casual niyang tanong. Hindi pa. Oh, ano? Hindi na ituloy ni Melinda ang sasabihin dahil sa isang iglap ay sakop na ni Arlan ang mga labi niya. Noong una ay marahas ang paraan ng paghalik nito. Tila siya pinaparusahan. Pero ilang sandali pa ay naging marahan na iyon. Tila sinusuyo ang bawat himaymay ng kanyang katawan. Ganoon pala ang pakiramdam ng mahalikan. It was her first kiss. Arlan was her first kiss. Wala sa sariling napapikit si Melinda. Ninamnam ang kaiga-igayang sensasyong dulot ng una niyang halik. Naramdaman niya na tumutugo na siya. Ayan, tapos na ako. Sabi ni Arlan nang pakawalan ang kanyang mga labi. Nagmulat siya ng mga mata. Dinaman niya ang mga labi. Pakiramdam niya ay namaga iyon. Kuya, best, nandyan lang pala kayo. Kanina ko pa kayo hinahanap. Nagising si Melinda sa mahabang panaginip nang magsalita si Annie. Magkaaway nga ba si Melinda at Arlan? O nahuhulog na sila pero pilit nilang iniiwasan? Hanggang kailan pa sila makakapagpigil? Ano pa kaya ang mga parating na pagsubok sa buhay ni Melinda? Muli po kami nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming mga kwento. Lagi niyo kaming subaybayan!